Okay, so mga Korski, ito na po yung NMAX version 1. Kanina kasi, before and after, ano? So, ito na yung after. Ito na yung makikinig ng mga Korski. Okay, mga Korski, meron tayo ditong customer NMAX version 1. Ang issue, ayan. Kung naririnig nyo. Ay, lagot na kami. So, tinanong ko yung may-ari kung meron po siya history na natuyuan. Sabi niya, wala. Okay mga Korsia, kung wala naman pong history na natuyuan, sigurado ka ito, walang issue na natuyuan ito ah. Kasi makikita natin yan kung natuyuan yan o hindi. Dahil bubuksan namin kasi head na yan. Pagka yan, ang itim ng sobra, sila ibig sabihin na yan, pabaya ka sa langis. So may tendency rin siguro na sobra na kung magbawas. So basta malalaman naman namin yung kahit na hindi nyo sabihin sa amin, malalaman namin yan kung may history na siya na overuse ka sa langis. Paano yung alam mo? Paano yung langisan mo? Every 1.5. Okay, so okay yan, okay yan. So mga course, kaya ito yung motor. So, ang gagawin natin sa mga course, yung full maintenance. So, yung sa mga full maintenance natin, yung magagawin natin, check natin kung kayang ayusin ang full maintenance ko. Ano? Kasi ang pagkakaalam nyo mga Korski, linis lang yung ginagawa namin. Hindi po. Yung linis po, yun talaga ang ano, nasasama yun kasi ayaw po namin gumawa rito mga Korski ng marumi yung makina. Okay? Or ayaw namin mag-timing ng makina na may sasabit-sabit na dumi kagaya na yun. No? Kung mapapansin nyo dyan, sa labas pa lang po yan ha, mamaya pag nakita nyo pa yung loob. Okay? May lagatok siya o parang ano. Sabi ng iba dyan, rocker arm, pero hindi muna natin usgahan yung kung ano talaga yon. Sa full maintenance muna tayo, magta-timing muna tayo, alamin natin kung alin yung mga problema mga Korski. Kasi step by step natin gagawin yan, tatanggalin natin pulley pagka nagawa na at hanapin natin kung ano talaga yung problema. Okay, so may history pa ito na nagalaw daw yung pinaka ano niya, yung Bendix starter na hinatak daw yung spring, ano? Motul. Okay, sige. Ano, kayo ngayon? Okay, arat na. Baklasin nyo na muna to. So, ito mga Korski, yan yung, ano, ito yung before, ano? So, pag na full maintenance natin, check natin kung mawawala ba ingay na yan. So, hindi tayo magbubukas ng makina kasi hindi ko pa nga, basta inuuna muna namin full maintenance pagka na-check na namin yon. At hindi namin naayos sa labas, isa lang ibig sabihin na yun. May tama na po yung connecting rod or yung side bearing or rocker arm. Basta lahat po yung mache-check natin mga Korski. Okay, so tapusin muna natin to. Okay, so mga Korski, ito na po yung NMAX version 1. Kanina kasi, before and after, ano? So, ito na yung after. Ito na yung makikinig ng mga Korski. Ayan. Kung mapapansin nyo, open po yung body throttle. Open po yung panggilid. Ano? So, ito mga Korski, pinaklaro lang natin na wala ang ingay sa makina, no? Ayan. Wala. Ayan, nakatutok na yung mic dyan sa may makina, no? So, sa panggilid, wala. So, wala yung tunog kanina, yung before and after, ayan. And ngayon, ang magpapatunay na rin, yung mismong may-ari. So, ayan mga Korski, ha? Mahinig, ano? Ayan, sabi ko kay Idol, pag kinabit natin yung panggilid niya at may ingay yan, so may problema yung CVT parts. So, mamaya ikakabit natin yan. Okay? Pero, interview natin. Pwede yung may video? Pwede? Ha? Oh, mamaya lang. Sige. Hindi, mag-ano na lang muna tayo. Sa ngayon, ano nakikita mo ngayon? Sa narinig mo ngayon sa makina? Okay na po. Wala kang kaingay-ingay. Pati yung dibdib ko, wala na rin ano, kabakaba. Okay, ganito yung mga Korski, may mga nakita kasi ako rito na kakaiba doon sa makina nila, yung number one kasi mga Korski, yung pagbabag clearance na ginawa dito, sablay. Sinukat ko kanina, wala siya sa 10. Ay, nasa 0 siguro. Hindi, ibig ko sabihin mga Korski, yung intake na to kanina ay tukod. Pero syempre, isipin ninyo, malabo eh kang umingay, tukod niya eh. O, diba? Basta yun ang nakita ko kanina. Pero hindi ko sasabihin sa inyo kung ano yung mga dahilan kung bakit umiingay yung makina. Okay, so mga Korski, ito yung trabaho ng sinasabi ninyo na bugok, gago,
ulol, ano pa ba? Sige, lahat ng sinabi niyong bad, ito po yung sinasabi, ito po yung ano, ito yung mga resulta mga kaworskin ang sinasabi niya sa akin. Okay? Lahat ng tao may mga magandang katangian yan. Sa bawat isang tao, kahit sabihin mo pang bulag yan, may magandang katangian yan. Kahit sabihin mong pipi yan, kahit sabihin mong pangit yan, may mga magagandang katangian ng isang tao, ano? Ganon din sa mga mekaniko na kagaya ko. Ngayon, kung pakiramdam ninyo na mali talaga yung mga sinabi ko, okay. Hindi ko na kailangan magpaliwanag sa inyo, ano? Pero iriribat ko kayo dyan mga Kaworski. Looben, pagka nakagawa tayo ng NMAX version 2 o Aerox version 1 o version 2, so ipapaliwanag ko sa inyo yung sinasabi kong dragging, ano? Kasi tayo, pag sinabing dragging, ano sa isip nyo kagad? Napakalabo. Hindi ko muna ipapaliwanag ngayon kasi nandito tayo sa pagta-timing, ano? Sa full maintenance kasi, ito kasi mga regular na ginagawa namin dito sa my shop na nagugustuhan ng marami, ano? So may video tayo nere na full video kung paano namin gawin itong mga full maintenance, ano? So ito yung isang motor. Ayan, malinis na rin siya, ano? So ngayon, ready to timing na rin po yan. And idol, matagal lang ano, ano? O yan, walang check engine yan, ha? Matagal lang umandar, umigay pa? Ako, bossing, wala. Wala pa rin, ano? Okay, so ngayon mga Kaworski, kakabit muna namin pang gilid. So subukan natin kung mag-iingay nga siya. Okay. Ay. Ay mga Kaworski, ito na yung makina niya. Okay, ito na, o yan. So, sa panggilid, tatanungin ko na lang si Bossing. Ano napantan sa panggilid mo? Yung ano po, yung bola at saka yung ano ba tawag doon? Slider. Slider at flyball lang mga kawarski. Ito yung ano niya pinalitan namin. Pero hindi doon yung problema, ya. Kasi tinitingnan niyo nga po yung bola, okay pa yan, no. Okay pa. Kasi meron kaming patayan dito mga Kaworski pag nakasabay. Pero hindi po dyan yung ingay niya. So sinabi ko na kay sir yun kung ano yung naging ingay ng makina na niya. Okay? So pinaliwanag ko na sa kanila. So hindi ko na sasabihin dito. Sige, total, sinasabihan niyo naman akong bobo, okay, bugok. So hindi na tayo mag-share ng knowledge, okay? So gagawa na lang kami ng gagawa para may experience ng mga customer na kung legit ba talaga kaming gumawa, okay? So ayun mga Kaworski, ito na yung makina. Agad, birit mo ka. Ayun nga ito, may ingay. Ayun na, see you my car. May ingay pa? Wala na, boss. Ayun mga Kaworski, ha. Wala nang ingay. Sa, ito mga Kaworski, ha. Ayoko itong sabihin eh, kasi baka may tamang iba, ano. Sa totoo lang mga Kaworski, hindi po nakakasira ang langis. Okay? Ang pagkakaalam ko mga Kaworski, nakakasira ang natutuyuan ng langis. Pero yung sabihin natin na gumamit tayo ng ibang gatong langis, kasi yun ang nadidiscovery ko sa mga gawa namin. Ano, pag tinatanong namin yung may-ari kung natuyuan ba yung makina nila, pag sinabi nilang hindi, lahat ng gawa na mga Kaworski, puro gatong may nalalabasan. Nagiging smooth, banayad yung makina or nawawala yung ingay, ano? Doon sa ginawa naming strategy kung paano naming pinul maintenance to, ano? Kaya paniwala ko talaga, hindi dahil sa langis, ano? Meron dahilan. Yun ang hindi ko i-share, okay? Bahala kayong mag-isip kung ano yun. Yun ang hindi ko i-share. Doon sa mga ibang napagpa-overhaul na, kasi sinabihan sila na may tama na raw connecting rod, may tama na raw ang rocker arm, may tama na raw ang sigunyal o side bearing, etc. So, para sa akin mga Kaworski, pag hindi po natuyuan, tingin ko wala doon yung tama. Okay? Basta, hindi ko nasasabihin kung ano yun. Isa sa mga probeba, ilang taon na to, idol? 4 years. Mga 4 years na to kasi version 1 to mga Kaworski. Ang model nito 2018. 2018 model, okay? So, yan, no? Banayad pa yung makina. Wala pa pong ano to, history na nababa. Tapos, shoutout doon sa may-ari, dating may-ari. Maalaga siya sa langis. Okay? Mabuhay yung mga maalaga sa langis dahil pagka yan, maalaga sa langis, sure bull po namin, wala pong magiging problema yan.
Oh, baka NMAX mo ay may lagatek. Okay? O tunog na parang lato-lato, ano? Basta hindi natuyuan, dali mo rito sa shop, mga Kaworski. I-step by step natin kung bakit nagkaroon ng ingay ang makina ninyo. Hindi ako naniniwalang dahil sa langis yan na sinasabi po ng iba. Wala sa langis yan, mga Kaworski. Okay? Basta visit na lang kayo dito sa my shop. Okay, Loben. Ito yung mga sample na video natin na sureball na walang lagatik yung makina, ano? Or walang lato-lato na tunog. Yan, napaka-banayad, oh. Banayad ka, Kaworski. Sige, bahala na kayo. Mambas na lang ulit kayo. Okay? So, sa mga gusto magpagawa sa amin, location natin, Butos, Bulacan, search nyo na lang sa Google Map, Motorcycle Shop, Standard Tuning. Okay? So, sa mga magtatanong, schedule ba kami? Mga Kaworski, mag-PM po muna kayo para alam ko. Dahil ang NMAX, hindi po madaling gawin. Okay? Lalo na kung ganyan trabaho. Ganyang kalinis na gawa. Okay? Hindi po madaling gawin niya, mga Kaworski. And then, sa magtatanong, magkano ba labor na yan? 1.7 lang, okay? Sa 1.7 lang, mga Kaworski, meron na tayong cleaning and then general timing, ano? And then, kung may ingay yung makina mo, may pre pa yun na baka mawala, ano? Kasi, walang problema rin sa labas. Pero, maliban na lang kung ang problema niya nasa loob, ha? O kaya, nasa panggilid kung hindi napalitan, mga Kaworski. Pero, basta yan, idedemo natin sa inyo, ano? Mga Kaworski, ha? Sa mga panlinis natin, katulad ng Kobe, ayan, iangat mga betong yan, Kobe. Yan, mga Kaworski, hindi po natin pinapabayaran yan. And then, power spray, hindi natin pinapabayaran yan. At saka yung degreaser, ano, hindi natin pinapabayaran yan. Kasama sa timing, and then yung ultrasonic natin, mga Kaworski, and then itong diagnostic natin o reset ECU, hindi po kasama yan sa binabayaran, pero nasa package na po lahat yan, mga Kaworski. So, 1.7 lang. So, sa mga magsasabing mahal yan, bahala kayo. Okay? So, visit na lang kayo sa aming shop. Magpagawa. Or mag-comment kayo sa video na ito, mga Kaworski. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo. Around magna 9,000 followers na tayo, ano? So, organic. Organic yung mga yan. Hindi sila mga basher. Ay, sa mga basher natin, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa panonood. I-link ko lang sa inyo, suriin nyo po muna ako bago nyo ako pagkomentan ng ganyan. Kung may nasabi ako hindi nyo nagustuhan, hingan nyo ako ng paliwanag. Yun lang, okay? Maraming salamat. God bless you all sa inyo lahat.